guys! Welcome back to my channel! Kayo po ba ay naglalagay ng daon ng laurel sa ilalim ng inyong unan? Alam niyo po ba kung ano-ano mga benepisyong dala po nito ng daon ng laurel sa ilalim ng ating unan? Ang video ito ay para po sa inyo. Nakapaglagay na ng daon ng laurel sa ilalim ng inyong unan? Nakao, kung hindi pa po kayo naglalagay ay maglagay-lagay na po kayo dahil maaaring kayo ay mahuli sa mga biyayang ipinagkakaloob ng daon ng laurel. Dahil po ang daon ng laurel ay subok na talaga namang napakarami po niyang benepisyong dala. Lahat na po ng mga problema pinagdadaanan ay kayang-kayang lutasin sa pamamagitan ng daon ng laurel at siya po ay hindi madamot magbigay ng blessing. At siya po ay napaka-generous kahit maliit lang hiningi mo ay labis-labis ang ipagkakaloob kalob sa iyo. Ngayon, kung kayo po yung maglalagay ng daon ng laurel sa ilalim ng inyong unan, ay ano-ano po ba ang maaari niyong makamtan? Unang-una, kung ikaw ay sobrang pagod sa trabaho, maiibsan po ang inyong stress sa pamamagitan po ng daon na ito. At kung kayo po ay may problemang pinagdadaanan at hindi makatulog, lulutasin niya ang mga problema niyo pong pinagdadaanan at kayo po ay patutulogin niya ng parang akala mo'y bata. At kung kayo po ay maraming problema tungkol sa usapin ng napakaraming mga pagkakautang at kinabukasan ay hindi mo na alam kung paano kayo makakaraos sa araw-araw, lulutasin niya po yan. Kumbaga, unti-unti niya pong babaguhin ang takbo ng inyong pamumuhay. At darating na yung point na hindi ka na mamumblema sa pang-araw-araw na kakainin ninyo. At kung ikaw po ay merong kaalitan at hindi ka makatulog, may puot ka, bibigyan niya po kayo ng way para kayo ay magkaayos, para hindi ka maapektuhan sa mga problema mong pinagdadaanan. Kung kayo po ay merong problema sa usapin ng inyong pamilya at kumbaga kayo may tension lagi, nako, ito po ay tutulungan para maayos po kung ano man ang mga problema niyong pinagdadaanan sa inyong pamilya. Ito po ay napakabisang pamamaraan sa pamamagitan lamang po ng daon ng laurel ng paglalagay nito sa ilalim ng ating unan. Ngayon, kung ang inyo pong anak ay nape-pressure na sa pag-aaral at gusto niyo po na siya po ay maging makalma at siya po ay swertihin sa kanyang pag-aaral, pwede rin niyo pong bigyan ng inyo po mga anak ng daon ng laurel at ilagay ito sa ilalim ng kanilang unan para sila ay swertihin, para hindi sila ma-pressure sa kanilang school. At ganun din po sa libro, pwede niyo rin po itong iipit sa libro itong ating daon ng laurel. At syempre, para ang ating mga anak ay makalma ang isipan, ilagay po natin ito sa ilalim ng kanilang unan at ganoon din sa ating mister para tayo walang problema sa kanila. Kayo mga misis, at kung kayo may problema, ilagay nyo po ito, mag-wish po kayo dito. Bago po muna kayo maglalagay sa ilalim ng unan, mag-wish kayo lahat ng inyong mga pinagdadaanan, i-wish nyo po dito dahil siya po ay napaka-generous magbigay ng blessing. At pagkatapos, lagay nyo lamang ito sa ilalim ng unan ng ating member ng ating pamilya. At sinisigurado ko, kada umaga ay napakasarap ng gising ng mga yan at walang toyo. Diba? Ang hirap ng ganon. Sa araw-araw ginawa ng Diyos, lagi na lamang may toyo. At ito po ay kukontrolin sa pamamagitan ng daon lamang po ng laurel. Unti-unti nilang pagbabago. Maa-amaze ka po sa mga magaganap. Kaya kung kayo po ay hindi pa nakaka-experience na gumamit ng daon ng laurel, anla, kayo po ay nalilate na. Kaya wag nang pahuli pa. Maglagay na po kayo ng daon ng laurel. Yun lang po guys. Salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Salamat po, bossing.